Kahit katakam-takam ang mga iyahain ngayong Disyembre, paalala po ng isang doktor, maghinay-hinay sa pagkain. May itinuwid din siyang paniniwala tungkol sa pag-inom ng alak at pag-exercise para ma-burn ang sobra-sobang kinain. Saksi si Jamie Santos! Bago pa man nga mag-Noche Buena, kabi-kabila na ang mga handaan. Hanggang bagong taon pa yan, kaya mapapasabak talaga sa kainan. Pero paalala ni Dr. Don Robespierre Reyes, chairperson ng Philippine Heart Association Council on CPR, dapat maghinay-hinay, lalo na sa mga may iniindang sakit. Sobrang tamis at sobrang alat po, yan po talaga ang ipinagbabawal na natin sa Kapaskuhan. Ang pagkain po natin ng sobrang maalat, ang blood pressure po natin, pwede pong biglang mag-shoot up yan. Mag-ingat pati sa pagkain bilang tuwing Pasko lumilitaw. Ang isang spaghetti po, ano yan eh, 600 calories kapag naubos mo yun. Ngayon, kung stricto po tayo sa sodium allowance, yung alat po sa katawan, ano, nililimit lang po natin yan sa mga 2 grams. Ang sodium content po ng spaghetti yun is around 1.3 grams. So it's already more than half of yung daily requirement ng sodium in a day. Bagaman pagkain ang pinagkakakitaan ng mag-asawang Shirley at Danilo, ingat na ingat daw sila sa pagbili ng kakainin, lalo na't parehas na silang senior citizen. At kahit papalapit na ang Pasko, umiiwas daw sila sa tukso, lalo na't mataas daw ang kolesterol ng asawa. Ang kinakain lang po namin madalas gulay, yun lang, gulay. Tapos sa gabi, iwas kami sa pagkain ng kanin. Tapos mga mamantika na pagkain, iniiwasan namin yan palagi. Disiplina lang naman daw ang susi para mapanatiling healthy ngayong Pasko. Ano lang? Tikim-tikim lang. Paano naman yung mga want to sawa kumain? Pero bumabawi naman daw sa exercise. Ang nababurn lang po kasi ng ating pag-exercise ay yung mga extra sugar, extra calorie. Pero kapag ang kinain po natin talaga ay kumapit na sa ating ugat tulad ng kolesterol, ano po, kahit ano pong exercise po natin, hindi na po matatanggal yun. Payo rin ni Doc, huwag puro karne. Kumain din ng prutas at gulay. At mag-ingat din ang sa binge eating, kundi sa binge drinking, mapabirman o wine at ibang klase ng alak. It's not true na one form of liquor or alcohol is safer or better than the other. It's in the amount that we take. So again, in moderation po ang pag-inom po ng alak sa mga healthy at sa mga may sakit po, may tama ng puso, may tama na po ang kidneys. In-advise po namin it's better to refrain po or wag na po tayong uminom ng alak. Ang epekto po ng sobrang alak ay pwede pong mangisay o manginig yung puso. Yan ang holiday heart syndrome. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.